Hello again and welcome to Dok On Duty. Alam natin na mahirap na ang may karamdaman. Mas masama pa kung binubuli ka dahil dito. At yan ang isinulat sa atin ng ating televiewer na si Clifford Tomkin Montante. Ito ang sabi niya. Hello po, ako po ay may ilalapit sa inyo. Ang pareho ko pong gilid ng mata minsan ay naninilaw at minsan po ay namumula. Nagpa-check up na po ako. Ang sabi, madilaw. Wala naman daw pong HEPA. Gusto ko na pong luminis ang aking mata. Nabubuli po ako dahil dito. Salamat po. Okay, Clifford, para hindi ka na mabuli, expert na ophthalmologist ang pinuntahan namin sa De Los Santos Medical Center in the person of Dr. E&D. Doc, ano ba yung problema ni Clifford na naninilaw at namumula yung mata niya sa gilid? Thank you, Doc Cecil. Sige, for Clifford, dun sa tanong niya, no, regarding sa yung discoloration sa mata niya. Yung pagbago ng kulay sa mata, yung pamumula, marami pong pwedeng dahilan niyan eh. Pwedeng natural po sa kanya. Yung sa mata po kasi may balat din po yan. Kailangan din po natin tingnan kung baka yung discoloration na yan, eh, baka natural lang po sa kanya. If not, kung hindi man siya natural, kailangan natin malaman kung meron po ba siyang mga pinapatak noon nakaraan, meron po ba siyang ibang sakit. Kung sabi niya, pamumula lang naman po talaga, pwede po yung natutuyuan, nagda-dry, na-irritate. It would be advisable talaga na matingnan lang po siya ulit para at least mas ma-explain po sa kanya kung anong mga pwedeng gawin. Pero for example, kung iniisip niya gusto niyang pa-bleach o kaya patanggal yung kulay itself, no? Bihira na naginagawa po yan ng mga ophthalmologists, no? It's very rare. May mga pag-aaral po sa ibang bansa na nagsasabi na ginagawa nila, parang nililaser o ganyan. Pero locally, dito sa atin, hindi pa po ginagawa itself. Mm-mm. So, kung if ever may bukol man nakasabay na dun sa pagbago dun sa kulay, yung mga ganun, pwede pong tanggalin yun. Kung mukhang masama siya or nagbabago in a sense na mukhang delikado pala yung bukol na yun. Yung paninilaw in itself, let's say outright yellow siya, any disease mula sa liver can cause yellowing. Kaya nga naisip nila na hepatitis eh. Kasi it's very common na may mga patients na nagsasabi na pag nakaka-hepatitis sila, bigla naninilaw. Pero usually, may kasabay yung ibang symptoms. Makikita lang yun sa mata in itself, pero sa skin din. Dapat medyo may discoloration din sa skin nila. May mga associated, let's say, may mga abdominal pain sila. Hindi lang dapat outright na skin lang. That's why if iisipin natin, kung sa problem po niya, baka it's more cosmetic na problem talaga. Mm-mm. So superficial lang. So that's why we need to trace lang kung ano mga habits niya, ano mga pinagawa niya before. Or is this natural sa family? So Sir Clifford, if ever kung persistent naman po yung concerns niyo, pwede naman kayo bumisita sa amin dito sa De Los Santos Medical Center para magpakonsulta po kayo regarding your condition. Para at least mas ma-explain po sa inyo kung ano po nangyayari. Thank you, Dr. D, sa iyong mga suggestions. And Clifford, sabi nga ni Dr. D, ang pinakamaganda ma-evaluate at ma-address naman yung problema mo. And for the rest of you have health concerns that you want assistance with, just go to our Facebook page and leave a message in our inbox. Again, this is Doc Cecil, your Doc on Duty.